بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome mga kapatid sa ating panibagong episode ng ating programa, ang Reflections, ang pagmumuni-muni, pagninilay-nilay sa mga aya ng Quran na mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. So nakaraan natapos na natin ang Surat al-Fatiha. Ngayon ay tatalakayan naman natin ang sunod na sura, ito yung Surat al-Baqarah. Bakit ito ay tinawag na Surat al-Baqarah? Dahil ang bakara, ito ay ang baka, okay, the cow. Anong reason ito? Kasi nga yung mga tribo ng Israel ay isa sa kanila ay may pinatay. Ang pumatay, ang sarili niya ring pamangkin. So walang witness, walang CCTV. Walang may mag-witness kung sinong pumatay. So problemado sila ngayon kung paano nila masolve ang murder na yon. So kaya inutusan sila na magkatay ng baka. Okay? Marami silang mga ano, marami silang tanong kay Musa. Anong kulay, anong klaseng baka, bata ba o matanda, babae o lalaki, marami silang ano. Dami nilang discussion, argument kay Musa alayhi salam. Utos kasi sa kanila na magkatay ng baka tapos yung bahagi ng karne ng baka ay ihampas doon, ipalo doon sa patay na bangkay ng tao. At ito ay magsasalita at ituturo niya kung sino pumatay sa kanya. Nagkatotoo nga. Tapos nang katay ng baka, hinampas nila ng karne nito ang patay na bangkay at nagsalita at nalaman kung sino pumatay sa kanya. Yan po yung background nun, mga kapatid. Bakit tinawag ito ng Surat al-Baqarah. So ito ay nagsisimula ito sa Alif Lam Mim, Dhalikal Kitabu La Raib Fihi Hudal Muttaqin. Okay. Itong Alif Lam Mim, mga kapatid, ito ay kabilang sa mga tinatawag na al-muqatta'at. Yung mga letters na tanging si Allah Subhanahu wa ta'ala lamang ang tanging nakakaalam. So it is not for us to make interpretation kung ano ito dahil si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya ito binigyan ng kahulugan. Basta yun lang. Alif Lam Mim. So itong mga mukataat ay itong mga sura, mga kapatid, na may mga mukataat, ito ay 29 sura sa Quran. Ang Quran ay binubuo ng 114 chapter. 29 out of this 114 ay nagsisimula sa al-huruf al-muqatta'at, itong mga disconnected letters. So out of this 29, mga kapatid, na mga sura na ito, ay 27 ay sura Makiya. Pag sabi na sura Makiya, ito ay ang mga sura na ipinahayag kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam before the hijrah. Before pa siya pumunta ng Madina. Maging ito man ay pinahayag outside of Makkah as long na before mag-hijra, ito ay tatawag natin na Sura Makiya. So out of this mukataat na 29, 27 ay Makiya. Ang dalawa ay Madaniya. Ito yung mga pinahayag kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after na ng hijra. Nasa Madina siya, maging ito may pinahayag outside of Madina, ito ay tatawag na mukataat. So wala tayong sapat na kaalaman at hindi tayo dapat maglakas loob na bigyan ito na interpretation kung ano itong mga mukataat na ito. Maaring ang mukataat, mga kapatid, magsisimula sa one letter. One. Halimbawa yung sad or kaf. One letter. Maaring dalawang letter. Like hamim or taha or yasin. Dalawang letters lang yon. Maaring tatlo rin. Alif, Lam, Mim. Tatlo. Maaring apat. Maaring lima. Alif, Lam, Mim, Ra. Ang Sura Maryam, lima. Kaf, Haya, Ain, Sad. So ito yung mga mukataat. So ito yung mga miracle ng Quran, mga kapatid, na walang nakakaalam nito maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So itong Quran, sabi ng Allah, Dhalikal Kitab. Ano tinutukoy niya rito?
Ito ang Quran. Ang sabi niya, la raib, walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, hudalil mutsaqin. Ito ay patnubay sa mga matutuwid. Ang sinabi niya sa Quran, Shah Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudalil nas. Sa buwan ng Ramadan na kung saan pinahayag niya ang Quran bilang guidance sa mga tao. Iyon ay kung kukunin ang mga tao as a guidance. Pero hindi lahat ng tao took the Quran as their guidance. Ang mga kumuha lamang ng Quran as their guidance in their daily life, okay, in their ibadat and their muamalat are the mutsaqin. Kaya sinabi ng Allah, walang pagdududa. Ito ay patnubay sa kanila. Kung isa buhay natin ito mga kapatid, magiging successful tayo dito sa mundo sa kabilang. Bakit wala itong kaduda-duda? Kasi nga, ito ay walang contradiction. Ito ay walang kamalian. Itong Quran na ito. Sabi ng Allah sa Quran, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Walang kamalian na makakapasok dito. Sa likuran man, sa harapan. Wala. Ito ay proof. Gamitin mo itong Quran para malaman ang katotohanan. Ito yung Quran. Ang sabi ng Allah sa Quran, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Ipapakita namin ang aming palatandaan sa mga kalawakan at sa inyong masarili upang maging malinaw sa kanila na itong Quran is the truth. Annahu alhaq. Wala itong kamalian mga kapatid. Sabi ng Allah sa Quran, sabi niya, Alhamdulillahilladhi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Ang lahat ng pagpupuri kay Allah lamang na siya nagbaba ng aklat sa kanyang alipin at hindi niya ito nilagyan ng kalikuan. Kayi maliwan dira ba asan siya dito? Miladun. Subhanallah. Ginawa niya ito matuwid talaga. Walang kamalian dito. Hindi katulad ito ng ibang mga aklat na nabago. So sa Quran, walang revision, walang edition, walang version, there is only one Quran. Pinahayag kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala itong kamalian. Kaya panghawakan natin ito mga kapatid. Dahil ang sabi nga ni Allah, hudalil mutsaqin. Kung ikaw ay tinuturing mo sarili mo na matuwid, huwag ka nang kumuha ng iba pang guide para maging matuwid ka. Dahil ang pagiging matuwid, hindi naman ito nabibili sa mga shopping malls. Hindi naman ito available online ang pagiging mutsaqin. Paano mo ito ma-achieve? Take the Quran as your guide. Dahil mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi na ito ay guide. Huda lil mutsaqin. Kaya kunin mo ito mga kapatid. Si Shaykhul Islam Taymiyyah rahimahullah ay nagbigay siya ng magandang kasabihan tungkol sa Quran. Sabi niya, ito yung matibay na tali ni Allah. Okay? Kaya ang sabi ng Allah sa Quran eh, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kasi kabilang dito sa mga tafsir ay ang hablullah, yung kanyang tawhid, ang Islam, ang minsan ni Prophet Muhammad at kasama na rito ang Quran. Panghawakan ninyo ito. Sabi niya ni Shaykh Ibn Taymiyyah rahimahullah, sabi niya, ito yung matibay na hawakan. Kung sino man ang humawak dito, hindi siya maliligaw. Ito ay isa sa mga iniwan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya umalis sa mundong ito. Sabi niya, iiwan ko sa inyo ang dalawang bagay na kung panghawakan ninyo ito, hindi kayo maliligaw. Kitabullah wa sunnati. Ang aklat ni Allah at ang aking sunnah. So itong Quran mga kapatid, sabi ng Shaykh al-Islam Taymiyyah rahimahullah, sabi ito ay, mainam na tagapagpaalala. At ito ang magdadala sa isang matuwid na landas. Ang aklat na ito ay hindi maaring sirain ng mga taong may masamang hangarin. Maraming mga nag-attempt na sunugin nilang Quran. What happened? Nothing. They just burned the paper. They attempted to burn the Quran. Ano na-achieve nila? Nothing. Hindi lang na-corrupt ang Quran.
Because this Quran has been protected. Sabi ng Allah sa Quran, inna nahnu nazzalna dhikra wa innahu lahul hafidhun. Kami ang nagbaba ng paalala na ito at kami mismo mga ngalaga. At ano pa sabi ng Shaikh natin may rahmat sa kanyang fatawa? Sabi niya, ang mga wicked tongues will never distort it. Sabi niya. Sabi niya yung mga may mga dila na mga masasama ay hindi nila kayang baguhin ito, kayang sirain ito. Okay? May mga nag-attempt na gumawa ng Quran, walang nangyari. Kasi it's been protected by Allah. At ano pa, mahaba kasi ito sinabi ni Sheikh Al-Islam Al-Taymiyyah sa kanyang fatawa, sabi niya, ang patuloy na pag-aaral ng aklat na ito ay hindi matitigil. Kaya every generation, mga kapatid, isang Muslim, halimbawa ako Muslim, ituturoan ko anak ko na mag-aral ng Quran. Ituturo niya sa kanyang anak, ituturo. It will continue. Magpapatuloy ito, ang pag-aaral ng Quran. Mamatay man ang tao, ang Quran, ang pag-aaral ng Quran ay mananatili. Ang kanyang mga himala ay hindi mapuputol. Sa pagdaan ng panahon, mga kapatid, marami ngayon sa mga scientists, non-Muslim scientists, ay nagiging saksi na anuman ang mga nabanggit sa Quran ay scientifically proven. Katulad yung mga biology, okay, marami pa dyan. Ang pag-develop ng fetus sa ano, nakalagay sa Quran. At patuloy nilang sinisiyasat ito at patuloy nilang napapatunayan na ang Quran ay totoo. At sabi pa, ang mga maalam, kahit gaano ka mang kaalam sa relihiyon, ay hindi ka magsasawa na pag-aralan ito. May mga tao na, alam ko na yan. Sa ibang mga libro, alam ko na yan. Pero ang Quran, hindi yung pwede sabihin na alam ko na yan. No, patuloy mo, hindi ka magsasawa nito. Bakit hindi ka magsasawa nito? Kasi nga, bawat litra na binabasa mo ay may reward ka. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, every letter, bakit ka magsasawa nun? At sabi pa ni Sheikh al-Islam, Taymiyyah rahimahullah, sabi niya, ang sino man ang magbigkas ng talata nito, siya yung tao nagsasabi ng katotohanan. Okay? At kung sino man ang isabuhay ng nilalaman ng Quran na ito, siya ay gagantimpalaan. At kung sino man ang humatol, magbigay ng judgment gamit ang Quran, siya ay taong makatarungan. At kung sino man ang nanawagan, nag-aanyaya, nabasahin ng Quran, napag-aral ng Quran, naisabuhay ang Quran, siya yung tunay na napatnubayan. At kung sino man ang talikuran nito, talikuran niya ang Quran, siya ay masisira. At kung sino man ang maghangad ng iba pang patnubay maliban sa Quran, siya ay maliligaw. So ito yung Quran, mga kapatid, nating panghawakan na si Allah ay nagsabi ng katotohanan na sabi niya, hudalil mutsaqin. Itong aklat na ito ay patnubay sa mga matutuwid. So hanggang dito na lamang, hanggang sa sunod na episode natin, mga kapatid. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.